guys, kumusta po? This time, ang i-share ko po sa inyo ay tungkol sa tinatawag na Nebos. Isa po siya sa pinakamataas na international certification sa pagdating po sa safety. Now, ang Nebos, meron po silang ginawang tinatawag na mnemonics, Nebos mnemonics, which is ano po siya, siya po yung mga acronym nung para madaling tandaan yung mga elements nung for example yung health and safety guidance number 65, ang elements po niya ay madali nyo matatandaan. Tandaan nyo lamang yung acronym na PUPIMAR, or yung ang spelling po PUPIMAR or PUPIMAR. So madali po siya tandaan, di po ba? Now, ano po yung ibig sabihin ng P? Policy po yung naunang P, policy. Yung O stands for organizing. Yung another P ay planning and implementing, although in the list na hindi sinama yung I, ganun pa man madali pong matandaan. Yung pong M, measuring performance, A for audit, at yung R po ay reviewing performance. Yung po yung tinatawag na PUPIMAR. Yung po yung elements anong health and safety guidance number 65. Ngayon, doon naman po sa OSAS 18001, which is now ay naging 45001 na po siya. Meron din po siyang acronym, yung elements po niya, which is PPIC-CMC. Tandaan nyo po lang, PPIC-CMC. Ano naman po, ibig sabihin ng P, once again, sa policy po yun. At yung pong P, planning and implementing, implementation. And yung C, checking and corrective action. Yun namang M ay management review. At yung C po ay continual improvement. So, madali po siyang tandaan. PPICC-MC. So, matanda po. Ano, what is the elements of OSAS? Kung ang tanda mo yung PPICC-MC, so, madali mo na siyang marirecall. Yung po yung sikreto dyan para madali ninyong matandaan. Doon sa mga gustong mag nebos at the same time, doon sa mga nakapag-nebos na gustong mag na gustong mag-refresh, so, marirecall po yung pinag-aralan. Doon naman po sa causes of accidents, meron din po siyang acronym. NICTER po naman, NICTER kung tawagin. Yung po yung tanda-tandaan nyo lang, NICTER or N-E-C-T-R-E. Ganun lang po yan. N stands for noise. But inad po nila doon yung vibration. Noise, so noise and vibration. Yung E, electricity. Yung C po ay for chemical. At yung T, temperature. Yung R, radiation. At explosion. Yung E. So, it's easy to remember. Kung halimbawa nag-aaral ka, or gusto mong i-recall, ano ba yung causes of accidents? Di, isipin mo lang yung NICTER. Kung masaya mo sa Tagalog, NICTRE. For clarification, dahil Pinoy naman tayo, so N-E-C-T-R-E, NECTER, kung English po. So, tandaan nyo lang yon, then madali nyo na pong marirecall. Ganun po lang yung pasimple. Okay? So, madali nyo marirecall yung elements ng causes of accidents. Yun po yung causes of accidents number 1. Meron pa pong causes of accidents number 2 naman.
Ano naman po yun? Centipede. So, dali lang po tandaan, di ba? Centipede. E, centipede, yung ulahipan po. Spelling po ay C-E-N-T-I-P-E-D-E. Centipede. Yung alupihan po, yung may kamandag, masakit mga gat. Yung po yung causes of accidents, number 2. Madali, again, madali po siya tandaan. Bakit? Centipede. Ano ba causes of accidents? Centipede. Ano, what is centipede? C stands for contact. E for entanglement. N for nips and traps. And I, impact and projections. And E for injections. And D for discharge and environmental. So, madali lang po tandaan, di po ba? Centipede. Alupihan. So, marirecall nyo na po yung causes of accidents. Yung po yung number 2. Sa paggamit po naman ng risk assessment process, meron din po madali rin po tandaan. Lalo na doon sa mga gumagawa ng risk assessment o doon nag-aaral, like yung nag-aaral ng IOS Managing Safely. Kasi ang isa po, ang main elements po niyan ay risk assessment at saka safety management. So, yung acronym po para sa risk assessment process ay DIPER po naman. DIPER, D-I-P-E-R. Define, D for define what's being assessed. Yung I, identify hazards. P, people affected. E, evaluate the risks. And sa R po ay review and monitor. Di po ba? It's very easy. Madaling matatandaan. Ano ba process ng, ano ba risk assessment process? DIPER. You see? DIPER. DIPER, ano nga ba yung DIPER? So you can easily recall it kung alam mo yung mnemonics or yung acronym, which is DIPER. Define what's being assessed, identify hazards, people affected, evaluate risks, and review and monitor. Okay? Dali. Ano naman po, there's a reason for to review your safety policy. Ano po yun? Ano naman yun? Anong dahilan? Why do you need to review your policy? Ano naman po yan? Ang acronym niya, PEARLS. PEARLS. So, madali tandaan, di ba ba? Why you need to review your policy? Because of PEARLS. What is PEARLS? Spelling pa, P-E-A-R-R-L-S. PEARLS. Okay, P stands for premises, E for change, E for enforcement, and notices, A for arrangements and change, regular reviews and risk, yung R, yung L ay legislation change, and S for structure change, including personnel. Okay? So, reason to review your policy, just remember PEARLS. Marirecall nyo na po yan. Madaling tandaan. Ano naman po yung para sa ano? Ano naman yung acronym ng safety culture or safety culture indicators? Sa safety culture indicators po naman ay CIA and CAT. C for compliance, I for indicators, which is reactive or proactive, and A accidents, complaints, and staff. And doon sa doon sa CAT ay complaints
and yung A, absenteeism, and turnover. Turnover po na stop yan. Okay? And ano naman po ang external influence ng health and safety? Ano nakaka-influence sa health and safety? Yung external. External. Yan naman po ay yung tinatawag na SLITS. S-L-I-T-S. Yan po yan. SLITS. Yan po yung external. Ano, what is the external influences of health and safety? Pag tinanong ng ganon, it's easy. SLITS. Diba? SLITS. What is SLITS? S for stakeholders. L for legislation. I for insurance companies. T for trade unions. And S for society. Okay? So, it's easy. It's easy to remember. Di po ba? Madali nyo marirecall. So, once again, doon sa nagbabalak mag-nebos at doon sa nakapag-nebos, malaking tulong po sa inyo to, marirecall nyo ito. Kasi hindi lahat ng nag-nebos nakakakuha ng mga ganitong ano na tinuturo ito. Okay? So, malaking tulong po ito para sa inyo mga gustong mag-nebos. Okay? When it comes naman po sa injuries to pedestrian, ano po yung reasons? Madali rin po tandaan. Just remember case. What is case? Case stands for C, collisions. A for airborne. And S for slips and trips and falls. And E for environment. So, madali po tandaan, di po ba? Case. What is the reasons of pedestrian injuries? Case. Collisions, airborne, slips, but included yung trips and falls doon sa slips, kasi yun yung kategorya niya. But as long as you remember yung S, slips, alam mo na yun, marirecall mo na yun. And then E, for environment. Ganun po yan. Okay? So, sa risk assessment po naman ay mayroon ding tinatawag na mnemonics or acronym. Ano po ito? Yung load risk assessment. Yung i-assess mo yung load. Okay? Ano naman yung ano niya? Ano, mnemonics niya ay high bug. High bug. H-I-B-U-J. Oh, sorry, B-U-G. Okay? H for heaviness. I for intrinsic danger. B for bulk. And U for unstable. And G for grip. So, yun po. Kapag mag-a-assess kayo ng load risk assessment, especially in manual handling, yun po ang acronym na tatandaan nyo lang na para ma-recall nyo kaagad. High bug, heaviness, intrinsic danger, bulk and unstable, and grip. Okay? Yung isa naman pong legislation na preview kay po ito, but isa rin po sa mga elemento ng na pag-aaralan sa NEBOS ay yung tinatawag na PUWER, P-U-W-E-R 1998, isang uri po ito po yung isang ginawang batas tungkol sa mga equipment maintenance. Pero ang isa po, madali po tandaan nyo yung tinatawag na work music, yun yung po yung acronym niya para ma-recall yung elements na PUWER. Ano po yung work equipment? Yung po yung doon sa work equipment, yun yung number one. Yung para sa music naman ay maintenance, use, suitability, information, instruction, and training, conformity with EU requirements. Yung po yung natawag na work music.
Yung C ay for conformity. Okay? So, madali pong tandaan. Sa ano naman po, sa mga engineering design, para sa like mga moving parts ng equipment, ay meron po din kaukulat na acronym sa pagpo-provide ng mga protection. Ang tawag po ay FIAT. 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 It's about guarding. Yung mga guards doon sa mga moving parts or doon sa like for example grinding machine o doon sa may mga pad belt ng mga motor, etc. Basta mechanical ito, yung mga ano po ito, isa sa tinatawag na engineering control. Kaya kailangan mo mag-provide ng guards. Anong kailangan mo tatandaan? Yung FIAT na tinatawag, F for fixed, I for interlock, A for automatic, and T for trip, and 200. Kasi double T po yun, FIAT. Yung unang T for trip, yung nagtitrip, yung like for example, yung mga switch na magtitrip kapag ka nagkaroon ng deviation sa ano sa current. And then yung 200, yung 200 naman, yung po yung nakatali sa kamay, mayroong cord sa kamay, na kapag ka ang kamay mo ay papasok na doon sa dangerous point, maiipit, mamamatay yung machine. So, automatic, hindi ka talaga mapapahamak o ma-injury. Hindi ka mapuputulan ng naliri. Okay? So, yung po yung sa guarding, sa provision of guards, yun ang kailangan nyo tatandaan, FIAT. FIAT. Okay? And, hierarchy of control, although ito ay dalawa, yung isa po nito ay Eric PD, pero meron din po tinatawag na pig's rise. The reverse po naman, and reverse sa pagbasa, eliminate sa E, substitute, and isolate. Yung R ay reduce. Yung S for safe system of work and good housekeeping. Okay? Medyo mahaba yung sa hierarchy of control. Sa management of health and safety and work regulations naman, ang elements po ay PUCMAR. Kailangan nyo tandaan ano ba elements ng HSW? Madali lang, PUCMAR. P-O-C-M-A-R. Ito po. P stands for planning, O for organization, and C for control, and monitoring and review. Yung sa management systems naman po, yung kanina na-anulit ko na, ay yung PUPMAR, policy, organization, planning, implementation, monitor, audit, and review. So, yan po naman yung acronym ng sama elements ng management systems. Sa mechanical hazards naman po, ay mayroon tinatawag na fish decks. Fish is the fish decks, D-E-C-C-S. So, tandaan nyo lang, isda. Ano ba yung mechanical hazards? Fish decks. Decks. D-E-C-C-S. Okay? So, easy. Lalo na kung magre-review ka, mag-i-exam. Ano ba? What is the... Give me some mechanical hazards. Remember the fish decks. F for friction. I for impact. And S for sharing. Sharing, yung nagsishare ng pipilas. High pressure, injection, and for D, drawing in, yung napapasok ang kamay, drawing in, entanglement, nasabit yung damit, nasabit yung kamay, nasabit yung hair, yung kasi mga long hair ka, kaya mas maganda po yung short hair, safety, okay? So, C,
form cutting, crushing, and stabbing. Okay, so easy. Mechanical hazards, what is it? Can you give me some example of mechanical hazards? Easy. Just remember the word fish decks. Okay? Alright. Non-mechanical hazard naman po. Non-mechanical hazards ay meron po namang tinatawag na never PIBS. Never PIBS. Tandaan po lang yan. At tandaan nyo lang po yan. Ano po ba yung non-mechanical hazards? Kahit hindi po kayo magnenebos, let's say mag-exam kayo, pumunta kayo ng Aram ko, magkakaroon sila ng assessment kay manager Kasip, kay officer o supervisor, i-assess niya po kayo ng Aram ko kung magtatrabaho kayo sa kanila. So, one of these, one of the exams is ito po, makasama. Again, ano po to? Non-mechanical hazards. Kanina, pinag-usapan natin, mechanical hazards. This time, non-mechanical hazards. Ano po ba yun? Ano naman ang mnemonics? Never FIBS. FIBS po ay F-I-B-S. Never FIBS. Okay? N stands for noise. E for electrical. V as in victory for vibration. E for ergonomics. Okay? R for radiation. F for fire and explosion. I, high temperature and low biological substances. Okay? So, tandaan nyo lang po yan. Sa job safety analysis naman po, meron din kakulang acronym para doon sa kanyang elements kung paano ka ba magkagawa ng ano ba steps na paggawa ng job safety analysis. Meron naman po tayong tinatawag na SREDIM. SREDIM. S-R-E-D-I-M. Okay? SREDIM. Okay? S-R-E-D-I-M. S stands for select. R for record. E for examine. D for develop. I for install. And M for maintain. Okay? Very easy. Madaling matandaan. Sigurado makakapasa kayo. Kung when it comes to manual handling, alin po naman ang inyong ano na ba ang acronym? Ano pang hazards na dapat yung tandaan dito ay dapat yung i-considera when you are assessing manual handling. Madali lang po. Tile. Tandaan nyo lang yung tile. Tile into tiles. Kung marami tiles. Yung tile, yung ano, ginagamit sa ano, flooring, T-I-L-E. Okay? Easy. Just remember tile, malalaman mo na kung ano yung hazards na kailangan mong i-assist when it comes to manual handling. Okay? T stands for task. I for individual load. E for environment. Okay? Easy. Chicken, sabi nga nila. Okay? So, finally, yung tinatawag pong hierarchy of control, which can prevent sa death na tinatawag, ay yung Eric PD. Yan po yung tinatawag na hierarchy of control. Eric PD. E stands for eliminate, R for reduce, and I for isolate, and C for control, P for PPE, and D for discipline. Okay? So, yan po muna for now. Yan po muna ang ating lessons. And of course, don't forget to subscribe para ganahan po tayong mag-share ng mga knowledge about safety. Okay? And don't forget to click the bell icon so ma-notify kayo whenever may in-upload po kami na bagong video. Okay?
Maraming maraming salamat po, and may God bless us all po. Thank you very much. Bye.